Ngayong araw na ito, mga kababayan, kami po ay namili ng mga bagong gamit para sa bahay nila Maylin. Samahan niyo po kami sa pag-aayos namin ng kanilang bagong bahay. Mabayan, ito na yung mga gamit na pinamili natin para kay Maylin. So, isang punong-puno na naman to. Ayan. Siyempre, dito sila Couples Vlog. The Couples Vlog. Couples Vlog. Yung iba kandungin na lang daw. Let's see kung kayang kandungin. Pero, ayan. So, dadampa tayo ng gaysano dahil may kulang pa yan. So ito po ay worth 20,000 pesos. Yes, nakuhaan ko siya kanina. Nakuhaan. 20,000 pesos yung pinamili natin na ayan, mga gamit para kay Maylin. Pero may kulang pa to, dadaan pa po kami ng gaysano. So ayan guys, nandito na nga kami sa bahay nila Maylin at ito na yung mga gamit na dala-dala natin. Kasama natin ang Couples Vlog. Ayan, sila Kuya Noy, si Kuya Eli at ito na yung bahay nila Maylin na ayusan natin for today's vlog, mga kababayan. At dahil lalapit na ang ribbon cutting, aayusan na po natin ang kanilang bahay. Ito po yung final na pagtatrabaho natin dito sa kanila, ang pag-aayos at ang mga binili natin gamit para po sa kanila. Tapos dito sa paligid, ayan yung mga gagamitin kahoy naman para sa pagpapatayo ng bahay ni Chapilita at ni Madeline. Andito na rin po ito. So ayan guys, sisimulan na po namin ang pag-aayos dito sa bahay nila. At syempre kasama natin si Freddy Aguilar. Nandito si Freddy Aguilar. Ay, hindi pa siya yan. Okay. Sanchez Cruz yan. Si Sanchez Cruz na yan. Ayan, syempre, kasama natin ang buong bibitim na nandito. Wala lang bibitim Luzon. So, kami na mag-aayos ng bahay po nila. Alam niyo naman, expert kami dyan. So, yun muna. Mamaya na lang, ayos muna tayo. Mamaya i-announce ko po kung magkano na ang nagastos natin. Lahat po. Kianos namin kung magkano ang nagastos natin sa pagpapagawa ng bahay na ito. No? So let's go, tapusin na natin ito dahil medyo matagal po itong pag-ayos ng gamit. Dahil alam nyo naman po kami pag nag-ayos, kailangan maayos na maayos. Okay, nandito naman po ang aking mga katulong sa pungunin ako first vlog. Nandyan po si Kuya Eli at ang iba pa naming mga Dabar Cats na nandito ngayon. So ito kasi, dahil ito po ay marine type na plywood, so ang gagawin namin dito, ipo-floor wax na lang to. Okay, dapat to punasan muna sis. Kasi maalikabok to para matanggal yung mga stain o mga bacteria. Mga bacteria katulad nito. Mga fungi, ganyan. Domex. Domex. Paigibin na lang si Mangelo ng ano. Ilabas muna tong mga ilan ng mga gamit dito. O, di ba parang ako yung mayor dito? So, may nagpupunas na dito. Si Tatay Jerry. Thank you, Tay. Ayan, ito ay pupunasan at ipo-floor wax natin. And then, di ba may mga ano na? Ilang araw lang. Then, magkakabit kami ng mga kurtina sa bawat bintana na nandiyan dyan. Then, meron kaming gagawin dito sa kusina. Ayan, nandito na po yung table. Ito po ay nung isang araw pa namin nabili. Ayan. At inuna ko na. So, kaya ganito po yung disenyo nitong ating table para hindi siya takaw space at may mga upuan po dyan na 6 na piraso ba to? 2, 4, 6, 6. So, para kung uupo at di na kailangan umupo ulit, ibabalik lang dyan para hindi po siya takaw space. So, ayan. And then, ito hindi namin to ipo-floor wax dahil meron po kami ilalagay dito na hindi naman magpapawis yung ilalim niya. Abangan nyo po mamaya kung ano yon, no? Tapos may lalagay lang ako dyan. Then, lalagay namin dito ng
Ah, kasi ito may siwang pa siya. So, mailalagay kami dyan na parang maliit lang yung natrapal, pinatahi namin yun. Dahil, hindi natin maiwasan, pag sobrang malakas ng ulan, may tendency pa rin na aambun, papasok pa rin. Kaya may pinatahi kami na saktong-sakto dun para sa dyan. Ito hindi na namin ito lalagyan ng kortina, pero pwede rin maglagay, just in case lang. Pwede rin naman namin lagyan. Halimbawa, pag kumukulog at kumitilat, ayaw makita ng mga bata yung kidlat, pwede rin. Pero palagi siyang open kasi nga overlooking to. So yun na, tama na ang daldal ko. Simulan natin ang ating gagawin. So ang gagawin mo, kailangan mong i-floor wax to sa pamamagitan ng iyong mukha. Yun ang gagawin mo, diba? Okay, pero bago natin to i-floor wax, kailangan mo na tong... Hindi, kailangan mo na tong punasan yata. Oo, ha? Sa tatay. Tay! Tay, Jerry! Floor wax mo na to. Okay, pero ang gagawin ko muna, hanapin ang kortina. Kung saan nailagay ang kortina. Kasi... Okay, ilabas mo. Asan? Oo, hanapin yung mga kortina. Dapat... Hindi, mamaya na ito kasi magpo-floor wax pa eh. Ito yung kortina. Nasaan yung kortina? Nandiyan? One, go! So ilalagay na po natin itong mga... pa-kortina ni Mayor. Ayan. Actually, hindi siya pang kortina eh. Major ito eh. Kumuha ka ng... hindi. Kumuha ka ng... Meron ka ng screw sa kanila. Screw. Ah, hindi, yung Phillips screw. Phillips screw. Hiram ka ng Phillips screw. Lalagyan natin to ng ano. Ayan. Kasi nahaba po yan. So, ilalagay natin ngayon siya dyan. Dyan. Yun na. Ibaba mo kasi yung bag mo doon sa kotse sana. Hindi yung parang kang ganyan. Ano? Estudyante lang bagong dating. Ano? Ibaba mo yan doon! Huwag mo kong inaano. Diba sinabi ko na sa'yo, pagkagaling mo sa school, yung gamit mo, idalagay mo dun sa kwarto mo. Tapos may darating ka, yun lang daladala mo. Nasaan yung pinabibili ko sa'yo, Maruya? Walang nagluto. Anong ginawa mo sa baon mo? My God! Ako, nagpapakahirap ako sa Saudi. Nagpapakamot ako dun. 7 times a week. Para lang may maipadala akong pera dito sa inyo. Sana, yung inihitit mo ng sigarilyo, sana, yung mga perang pinapadala ko sa'yo at hindi mo nilulustay kung saan. Hindi ko natanggap, nagpadala ka pala. Ha? Ano mo pinadala? Pinangalan ko! Kanino? Kay Roberto! Ano Roberto? Di ba Roberto ang pangalan mo? Hindi. Ha? Ano bang pangalan mo? Ruel. Ah, Ruel! Gusto, paano ba natin mababawi yun? Pinadala. Sana nag-text ka man lang sa akin. At sinabi mo na hindi mo natanggap yung perang pinadala ko. Paano ko matext? Walang signal dun. Ang dami mong dahilan! Isa na sa kabayo, sis. Oo. Isa na. Tapos, tapos ikaw, di ba sinabi ko sa'yo, punasan mong maigi yan? Tama ba itong pinagagagawa ko? O, ay, lagay na. Isabit ang pambansang awit. Yan. Andali lang. Yan. Oh, jeep. Yan, ganyan po. Yan. Asa na? Nakas mo kayaman, oh. Ikaw lang naman yung mahirap, eh. O, dito. O, diba? O, jeep. Yan. Diba ang lakas makayaman? Ganyan kami. Kaya dapat natututunan nyo kung paano kami magpabahay. Hindi yung basta na lamang. Nagalit eh. No? Hindi mo na ako galit niyan. Okay. Huh? Nasa na yung isang kapatid mo? Walang ginawa kundi mag-jackstone yun araw-araw. Sinabi ko ang laruin basketball pero nagja-jackstone. Ikaw naman. Chinese garter. Bakit lagi ka nalang nakikipag Chinese garter? Hindi mo iniisip? Baka mabali ang bewang mo? Papahilot mo na naman yung kay Waro si Kandad. Oh, asa na? O, diba? Ano masasabi mo sa pakortina natin, Nak?
maganda, mas maganda sa akin. Ay, taray. Ganda, diba? Oh, ayan. So, kailangan lang dyan, pupunasan palagi ang bintana. Ayan. Okay. Sis, buksan mo na yan, sis. O, diba? Sis, ayaw nga talaga ibaba yung bag niya, sis. Nagigigil talaga ako dyan, sis. Mama, nandito yung titulo ng lupa. Ah, nandiyan ba? Nandiyan pala yung titulo ng lupa. Ayan. Saka mamaya, kunin ng mga Guardia Civil eh. Ah, may ganun pala yun. Ayan. Kailangan matutunan yung magkabit ng kortina, ha? May tutorial yan. Dapat yung mga pagtusok dyan, tinutusok sa mga mata. Sa mga mata. Hoy, hindi ito magkatulad. Parehas. Ha? O, iba yan. Iba. Bobo ka talaga. Sabi ko na nga ba. Kainis. Tumukha, di ba? O, tapos tinapakan pa. Gigil mo ako. Bilisan mo! Sinasabi ko na siya, darating yung mga bisita natin, darating sila mayor. Kasi ngayon. Diba, ang bilis natin? Ganun lang yan, kasimple. Diba, ilak mo yun dyan. Ganda ng bahay. Mamahali ng kursina pa lang. Ano, nilagyan mo? Yung magtatanim po kami ng damo dito ba? And that is Bermuda. Artificial Bermuda grass. Para at least, hindi naman po gaano magbo-moist yan. Compared dun sa nilolium. Check mo muna yung shape kung may ano. Oo, mayroon. Ayun lang dito, sasabi talaga eh. Ayan sis, itupin na lang para mag-fit siya. Wow. Kunin mo yung basurahan doon, yung isa, papatungan ko. Ayan. Karang. Medyo bumalipo lang siya ng bahay. Oo, na-stress siya sa biyahe. Ang taw sa halaman na yun. Ah, gumapang ka sa lusak. Yan siya. Tapos yung isang halaman ng doon, ayoko sa putik. Yan. Gusto ko sa... Hindi, yan yung... Naku ha! Basurahan nga eh! Paso yan! Mga syunga. Talaga, kayo talaga kahit kailan. Mga bobo! Charies. Sabihin mo siya. Wow! Ganon. Ganon yan siya. O, diba? So, yan, ganyan siya. Diba, ang ganda-ganda? Pwede nang tumakbo yung papi. Siyempre, hindi kumpleto ang salas kung walang upuan. Sinisigurado po namin na sa bawat pabahay ng ating programa, ng bawat pamilyang maninirahan sa ating mga pabahay, ay magiging komportable at wala na silang iisipin pa, kundi ang paglipat na lamang nila sa kanilang bagong bahay.
puso-puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng ating mga sponsor na tumulong sa atin upang mabuo ang kanilang bahay. Ang bahay nila Maylin at ng kanyang pamilya. Hindi po namin magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil po sa inyong lahat. Christmas light dahil Pasko na po. Ito po yung tinatawag nating solar Christmas light. Mamaya makita nyo yung liwanag po nito. That is multicolor po. So kung gusto nyo po magka-bail, magpunta lang po kayo sa PBDM Solar. Po. Only 1,800, free shipping, nationwide. Mm. Ito dapat magtatapos doon sa likod. Yung makabila dyan sa likod. Po yung pagkakabit dyan, sir po. Masarap. Ayan na siya. Taloka ka. So yun mga kababayan, nakabit na namin yung Christmas light. So mula dyan, papasok hanggang dito, hanggang dyan sa hagdana na yan. Mamaya makikita nyo yung pag-ilaw nito. Ito ay 40 meters, napakahaba. So ngayon, itong panel na to ilalagay. Bubutang na namin sa bubong para safe siya. So lalagyan lang namin ng cable tie para hindi ko tatahiri ng hangin. Ito'y multicolor. Mamaya makita nito, iilaw. So ayan mga kababayan, ito na po ang bahay natin na ipinagwa kay Maylin. At yun na nga yung mga kompletong gamit na ating napamili. Pasok muna tayo dito. Ayan na po siya. Ayan, ito na. Siyempre, yung mamahaling kurtina nandyan. At yung mga upuan na to na made sa kawayan na napakatibay. So yan, meron din silang orasan dito mga kababayan. At maglalagay kami ng solar dahil nakita Jerry pa yung solar na ilalagay dito. Dito at saka dun sa kwarto. So nilagyan namin dito na with God, all things are possible.
di ba? Totoo yan. And pakita ko po sa inyo dito sa kwarto. Ayan, so dito nakakortina na rin po yan. Meron na rin silang cabinet na nagaya nilang damit. And then, syempre, bumili rin po ako ng ito, yung kanilang unan, kulambo, at saka yung foam na magagamit po nila dito sa kanilang bahay. So, ganun din sa kabilang kwarto. Yan. Kompletong-kompleto na yan. Same din, ito yung magiging kwarto ni Mylene kapag dumating siya at yung kapatid niya pang babae. Meron din lagay ng damit, so, kasi siya na kayo dahil hindi naman ganun kalaki yung kwarto dito. Kaya, ganito lang. Kulambo, banig na pansapin dito sa foam, na cortina yan. Siyempre, magkakaroon din po dito na solar. Okay, so dito naman tayo sa pinaka favorite kong part. At syempre, bago doon, ito talaga. Yan, naglagay lang kami dito ng halaman. Yan, ito yung violet na halaman dito. Okay, then syempre, meron tayong orasan. At syempre, ang isa sa pinaka-paborito kong place, ayan, ito. At syempre, naglagay po kami dito ng artificial, parang artificial grass na imbis na nilulium kasi nagmo-motion. Ito hindi naman gaano. At hindi nagpapawis masyado to. So, kaya safe naman siya. Dahil parang sako lang yung ilalim niyan. Yung kasi plastic talaga na ano. Ito, yan, kita nyo yan. At syempre, yung lamesa na pinagawa natin dito, no? At meron pa yan dyan na dalawa, anim yung upuan. Ito, feeling ko nasa restaurant po ako mga kababayan. Di ba? At meron kami ditong pagold. Ayan, no? Nakawali. Yan, disenyo lang naman yan, no? Pan-design. Pero pwede rin yung paglutuan. So, magagamit namin sa sunod na panahon. Naglagay lang ako dito ng tasa para every time na pupunta po kami ng PBTM dito, bibisita at gusto naming magkape, pwede po kami magkape dito. Yaya, itimple mo ako ng kape! Yung gano'n. Diba? Yan. Nilagay namin talaga yan dyan. At parang gusto ko mag-opisina dito. No? Napakaganda. Pero hindi, ito po para sa kanila. Tapos may nilagay akong halaman dito. Ayan. Lotus. Parang gano'ng tawag dyan. So at least nabubuhay yan dito. At ayan, may frame dito. At talagang, meron na kaming nilagay dyan na ready for Christmas. Siyempre, kailangan talaga dito ng solar. So, naglagay na ako dito ng 100 watts. Ayan, napakaliwanag po nito sobra. At talagang liliwanag dito ng bonggang-bongga. At yung panel po niyan ay dito namin nilagay sa labas. And guys, dito naman po tayo sa kusina, no? So, ito ay kompletong-kompleto po. Lahat ng mga gamit na kailangan nila nandito na rin. So, ito yung kanilang magiging lutuan. So, pinapagawa pa lang po namin yung magandang ulingan, no? Na kanilang paglalagay hindi pa po kasi natatapos. So, lahat ng mga gamit po nila, nandiyan yung mga kaldero na kailangan po nila. Ito, saingan, kaserola, and everything. Tuktukan ng bawang. Ayan, tapos meron na kami mga plato, mga baso, tasa, nandiyan na kutsilyo, at itong mga ito ay mga kabuuan ng mga kailangan nila dito. Ito po ay kusina lamang, kompleto po ito, naka-tiles ito. Meron din sila ng matcha na kailangan nila kapag nilalaman. Importante yung ilaw dahil wala po silang kuryente dito sa lugar na to. Nagkabit na rin po kami ng solar. That is 30 watts po. Ayan. So ito ay nag-charge pa sa bubong. Nakakonect na po yan sa bubong lahat. Napakaliwanag itong 30 watts. Kayang-kaya nang pa ilawan ito. 30 watts po ito. Pero yan ay mag-automatic na po yan mamayang gabi.
kapag kagat ng dilim. So kung gusto niyo po mag-avail nito, mag-PM lamang po kayo sa PBTM Solar. Mamaya makita niyo yung detalye ng iba pa ang nung iba pa ang mga detalye nitong solar na ito na 30 watts, no? PBTM Solar lang po. At syempre, ito yung CR. And ito ay nakatayos din. So, syempre, madilim din dito sa CR dahil wala silang kurente. Nag-provide na rin ako nito, that is your kata. And ito rin po yung solar na power bank na binibenta rin namin sa PBTM Solar. So, ayan, sobrang liwanag din ito. Ito naman, i-charge din siya sa araw sa pamamagitan po nito. Pwede rin mag-charge ng cellphone dito, basta compatible po. At ito, i-disabit lang naman yan. Ayan, every time na mag-CR sila dito, ayan, napakaliwanag na ng CR nila. At meron na rin po kami dyan tambor, lagay ng sabon na kailangan po nila dito. Okay, at ito syempre nakapinto na rin yan. So patayin muna natin to para masave natin yung ilaw. Ay, explain ko na sa inyo mga kababayan kung magkano na ang nagastos natin sa pagpapagawa ng kanilang bahay. So doon po tayo sa opisina. Joke lang, sa overlooking sa taas. So yung mga kababayan, natapos na nga po itong pabahay natin kay Lamaylin. Ito po yung pag-ilang nga to? 22. Tama ba? Ah, tama, 22. Ito po yung Bugumbieros Project number 22, no? Dito po sa Mindanao. Ito po ay pangatlo sa mga pabahay natin na nagawa dito sa Mindanao. Ang bayan ay i-announce na natin kung magkano ang nagastos natin sa pagpapagawa ng kanilang bahay. Bago natin i-announce ang nagastos, magpapasalamat muna tayo sa lahat ng mga sponsor. Palakpakan muna natin ang mga sponsor. Ayan, meron tayong audience. Pakita mo yung audience natin. Ayan. At syempre, nandito dito ang mga gumawa natin ng bahay. Si Peter Paul at saka si... Si Freddy Aguilar. Si Freddy Aguilar. Ayan, nandito si Freddy Aguilar. Ayan, nandito sila. At magpapasalamat na rin ako sa inyong dalawa. Thank you. At ito yung pangalawang bahay na naipagawa natin na sila po yung gumawa. Maraming salamat. At syempre, sa PB Team, kay Kuya Eli, kay Kuya Noy, kay Direk Frankie, at syempre, thank you, Coppers. Ayan, thank you so much. At eto, syempre, pasasalamatan natin ang lahat ng mga sponsor. Bigyan nyo lang ako ng time, ha, na pasalamatan natin ang sponsor natin. Okay, simulan natin kahit hindi dun sa mga nagbigay ng kanilang donasyon sa pagpapagawa ng bahay. Yung mga nagbigay ng mga pang-grocery, pambili ng damit, etc. At kung mayroon man po kaming malimutang banggitin dito, please let us know po, mag-message po kayo sa Pugong Biyahero po, ano, para maisama po namin. Okay, thank you kay Sir Rafico Marites, nagbigay ng 3,000 pesos, pinambili natin ng damit. Tita Pearl Joy, 8,055, pinambili din natin ng damit. Judith Briton, 500, pinambili ng damit. Princess Arteya, 500, pinambili natin ng damit. Ito po yun nung nagpunta tayo sa Gaysano noon, na sinamahan natin si Maylin na gumala sa downtown. Ito naman po yung mga nagbigay na sa pagpapagawa ng bahay. Augusta Absan, 737. Arlene Adora, 4,000 pesos. Anonymous NBL, 3,981. Princess Altea, 500. Ninita Broom, 3,000 pesos. Antumbaga, 5,000. Anonymous contribution from New Jersey, 5,000. Marcelo Makaladlad, 5,000 pesos. Gloria Para, 3,000 pesos. Alan Briones, 5,000 pesos. Floyd W. William, 3,000 pesos. Tita Lenny Mugot, 5,000 pesos. Sir Sox Corso Bilyardo Marquez, 2,200. Sir Daboy, 10,000 pesos. Abisab Ikara, 7,970. Odessa Comedian Agbulos, 195. James Rodriguez, 2,000 pesos. Louilyn Modigilo, 2,000 pesos. David Ray, 3,000 pesos. Maria Gray ng Scotland, 1,129. Tita Cynthia Villa, 1,000 pesos. Flor Delisa Cabalbag, 1,000. Tita Pearl Joy, 5,483. Olivia Mariano, 3,000 pesos. From Lisa N. Jess Fernandez from
Brantford, Canada, 2,000. Rosello Roldan, Palerit, 1,000 pesos. Anonymous RK ng Japan, 4,000 pesos. Anonymous Sally, 1,000 pesos. Pram ATA, 500. Lola B, 5,000 pesos. Pram 628, 3,000 pesos. Juan Dealer, 6,000 pesos. Pablo Cruz, 1,000 pesos. Pram Sweetie Vlog, 1,000 pesos. Bergie Custodio, 5,102.40. Mamita of Modena, Italy. Pram Sweet Bite Cakes ng CDO, 2,701.67. Glynn's Harvest, 3,000 pesos. Rosalinda Gio Logan Villamor, 1,000 pesos. Violeta Escalona, 5,627. At from Elonga Sister, 2,000 pesos. Ang total po nito ay 135,283.7. Yay! Palakpakan natin. Thank you po sa mga sponsor natin. Ito po yung ginamit natin sa pagpapagawa ng bahay ni na Mylene. So dumako naman po tayo kung magkano ang nagastos po natin sa lahat ng ating mga ginastos dito sa pabahay natin. Ang lahat po ng mga materials na nabili natin, yung nasa sa screen nyo po, ay umabot ng 247,338 pesos. Kaya nga po nandito kami ng Pugong Biyahero at ang PBTIM Solar para yung kakulangan tayo po ang magpupuno. At yung kinikita po natin sa YouTube at sa mga hindi po nag-skip ng ads, yung kinita po natin sa video ni Mylene na na-vlog po natin, doon natin kinuha yung iba pang gastusin. So, naglaan po ang Pugong Biyahero ng 2,055 para doon sa kabuuan ng mga materyales at nagastos natin. And then, naglaan din po tayo ng 5,000 pesos para dun sa donasyon para makuha itong lupa. Kasi may ganun eh. Kaya, ang total po nung naibigay na natin is 107,055. Okay, ngayon po, syempre meron tayong babayaran na labor. So, ito yung mga pambayad natin sa dalawang pogi na atat na siguro silang makuha yung kanilang natitirang sweldo. Ngayon ang tanong kasi, siyempre, palagi natin silang tinatanong kung magkano pa ang kulang natin. So, ngayon, meron na tayo na ibigay sa kanila na 32,000 pesos. So, ito yung naging bali nila. Tanong ko lang kung agree sila doon kasi na may ano naman. Tama ba? Na 32,000 na yung bali nyo? May 1,000 pa, sir. 33. 33 na. O, diba? Napaka-anis ni Freddy Aguilar. So, saan ka ba nag-concert? Saan mo ginamit yung 1,000? Yung sa Gcash ni sir. Ah, okay. Yung nabanggit niya. So, 33,000 na yon. Okay, sige. Isinama ko na dito. Okay, ngayon ang tanong. Magkano pa ang kulang namin sa inyo? Gusto ko prangkahan tayo ha. Ayoko nang maitinatago. Alam nyo naman ako nakadetalye lahat. So, kayo ang aming manggagawa. So, kayo ang aming babayaran syempre. Alam nga naman ako. Diba? Hindi naman pwede si Kuya Noy. Lapit kayo dito. Lapit. Magkano pa ang kulang namin sa inyo? Ano sir? 40% na lang natin sir. Ano yung 40% na yan? Sa materialis sir. Okay. So ang kasi ang nagastos natin sa materialis ay 237,338. Tama. Less 40%. 0.4. Di makukuha naman yan. So, ililess natin to. 142. Less yon, di ba? Minus 237,338. Ililess natin yung 32 pa, di ba? Pabayaran natin sa kanila ay sa total natin na 237,338, porsyento na lang, no? Porsyento na lang. Sa mga materials natin. So, ililis natin sa 40%, sabi po nila. So, mayroon tayong total na 94,935.20. Yun po yung labor natin sa kanila. Totoo naman kasi hindi naman biro yung labor. Mahal talaga yan. Napakahirap magpagawa ng bahay.
At dahil nakapagbigay na kami sa inyo ng 33,000, so meron na lang tayong 61,935 na ibibigay para sa inyo. Maraming salamat. Makakalis na kayo. Ayan. At bago natin ibigay yon, tapusin lang natin to. So, 94,135.20 yung labor po natin. And then, meron po tayong nabili ng mga gamit sa bahay. So, yung napamili natin kanina ay 20,000 pesos. Then, plus mga solar po natin na ipinamili worth of 12,000 pesos lahat. Kasama po dyan yung solar floodlight, solar na street light, solar na power bank, dalawa po yung floodlight natin. So 12,000 po yung total noon. So kaya meron tayong 32,000 para sa kanilang mga gamit na donation din po galing sa PB team at sa PB team solar. So ang kabuuan po na naitulong ng Pugong Biyahero team ng PB team solar at syempre ng mga viewers na nood sa atin hindi nag-skip ng ads ay 200,990. Palakpakan po natin. Yan, salamat po sa lahat ng hindi nag-skip ng ad. So, ito, naipagkaloob natin yung 200,990. Sa kabuuan ay gumastos po tayo ng 342,273.2. Ito po yung mga materyales at labor na nagastos natin sa pagpapagawa ng kanilang bahay. So, yun lang, makaka-uwi na kayo. Sarap na magkape. Eh, wala pa ng laman. Naku, display lang pala to. Ayan. So, ibibigay na namin sa inyo yung 61,935. So, ito na yung 35 pesos. So, dahil... bonus na yan, see? Yan na yung bonus nila, yung 35 pesos. 935 eh. So, 0.20. O, ito yung 0.20. O, di may 20 ka. Yun yung 0.20, ha? Okay. At syempre, ito na yung inyong sweldo. Hindi po talaga biro ang magpagawa ng bahay. Sobra. Hindi talaga biro. At salamat sa inyo. At kahit na gumastos tayo ng gantong kalaki, happy naman tayo dahil sa resulta ng naipagawa natin. Happy ba kayo? Yes! Yung mga nanonood sa atin, happy po ba kayo? Pakicomment nyo nila po kung happy po kayo. Dahil mananalo po kayo ng isang gold na kawali. Oh. At mapapanalunan nyo po yan, mas maliit, mas malaki, mas malaki. Ayan, hindi joke lang. Okay, ito na. Dapat pag binibigay ito kung may kembo. Oh. Hindi, bilangin na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ang sunod? 40. Buti alam mo, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 935, pahingi 100. Saan mo ang bagal nito? Yung bilis ko nga nagbigay sa iyo eh. Oh, wala din. Charot lang. Charot lang. Okay, ito na. Kompleto na yan. So, that is 61,935. Congratulations! So, mayaman na kayo. Mayaman na sila, kuya. Palakpakan natin sila. Saan dadaan yan? Congratulations. Saan ba ang daan nyo? Saan ang daan nyo? Saan ang daan? Saan ang agianan? Hindi kami magsabi sa'yo. Natakot! Bata magula. Joke lang ako. Okay. So yan po yung kabuuan ng ating nagastos. At again, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Sa lahat ng tumangkili kay Pugong Biyahero. Sa lahat ng nagtiwala sa aming pabahay, sa aming munting kakayanan. Sa lahat ng mga solid sponsors, solid viewers, silent viewers.
silent followers sa Facebook, lahat. Thank you. Sa mga hindi nag-skip ng ads, salamat. Yung kinita natin para kay na Mylene ay napunta po sa pagpapagawa ng kanilang bahay. Sabi nga nila, share your blessings. Diba? Maraming salamat po at dito na lamang natin tatapusin itong vlog na ito. At syempre, abangan nyo po ang ribbon cutting. Yan. At malapit na po. Dahil tapos na, nakapag-ayos na tayo ng mga gamit. The next vlog na lang po natin, papakita na natin to kay na tatay. No? Kay na tatay Jerry, sa kanyang pamilya, kay na Mangelo. Hindi pa po namin pinakita kasi ilalakpan natin to. Para at least may... Alam nyo naman, bago natin to turn over, kailangan mayroon tayong pagpapaliwanag sa kanila. Kailangan mayroon tayong pagpapaliwanag sa kanila para mas maintindihan nila kung paano nila ingatan ang bahay na ito at kung paano alagaan ang mga hindi dapat gawin at dapat gawin. Okay? So, pagod na ang lahat. Pagod na rin kayo. Alam kong pagod na rin kayo. Huwag kayong magpanggap. Hindi naman talaga sila pagod. Marami pong salamat sa inyong lahat mga kababayan. Dito na lang po namin tatapusin itong vlog na ito. Thank you so much. Siyempre, nandito sila ko, Pars. Ang PB team natin sa Visayas. Kay Kuya Noy, sa lahat ng mga tumulong, kay Kuya Eli, marami pong salamat. God bless everyone. I love you all. Thank you so much. Bye! Abangan ang ribbon cutting! Ang masayang ribbon cutting! Thank you! Bye! Bye!